Mga kababayan, dito sa Pilipinas at sa buong mundo, ating tatalakayin sa panibagong edisyon ng Editorial Illustrated in Politics and Sports, ang mga latest na kaganapan sa larangan ng politika, palakasan, sining, at iba pa. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe Landscape Arts, ang tanging channel na nag-uulat na nag-drawing pa. Touch na! Si Robert Vincent Salazar Jaworski Sr., ang tinaguriang leading legend sa Philippine basketball, ay pinanganak noong March 8, 1946. Siya ay 78 years old na sa kasalukuyan. Also known by his nicknames Sonny, Big J, and Jawo. Taal na Pilipino, dating professional na manlalaro sa PBA. Player, head coach, and politician who served as a senator from 1998 to 2004. He played 23 seasons in the Philippine Basketball Association. He is widely regarded as one of the best and most popular PBA cager of all time. Jaworski was named part of the PBA Sport the Greatest Player and was inducted into the PBA Hall of Fame in 2005. Happy birthday, Big J. He's 78 last March 8. All the best, the greatest. Labanan ang ibang uri ng kalaban, hindi sa hardcourt kundi ang karamdaman. Jaworski. Ang pinakapopular na PBA team mula noon hanggang ngayon. Ang Ginebra San Miguel na may higit sa 100 ng franchise PBA title, kung saan ang panimula ng pag-ani ng kanilang tagumpay ay noong dekada 80-90 sa timon ni playing coach Robert, Sonny, Bobby, Big J, Jaworski, at hindi matatawaran ang kanyang legion of fans from all walks of life dahil na rin sa pagmamahal sa kanilang Never Say Die team na Ginebra. Ating sariwain kung anong klaseng diehard fans ang Ginebra noong dekada 80-90. Hard Ginebra fans noong dekada 80-90. At simula ang kauna-una ang play for pay sa Asia na Philippine Basketball Association, PBA, noong dekada 70, kung saan ay patok agad ang Toyota-Crispa rivalry. Iba ang mga panatiko ng dalawang pinakasikat na team sa PBA noon, kung saan ay naigpa ang showbiz fans sa following at lalong suminti ang kanilang rivalry in and out of the playing court na tinatampukan pa ng rambulan ng mga player sa dugout na bentang-benta sa liga mula fans, teams at media. Laging puno to the rafters ang Araneta kapag Crispa Toyota. Sa bangga ng mga idolo noong sina Red Monizers, Bogsa Dornado, Atoy Ko, Philip Cesar, Bernie Fabiosa, Fredo Ubalde, Import Cyrus Man, laban kina Tamaros, Robert Jaworski, Francis Arnaiz, Mon Fernandez, Big Boy Reynoso, Abby King at Reinforcement Byron Snake Jones. Pero di naging forever ang rivalan ng mabuwag ang dalawang koponan sa magkaibang panahon. Sa pagkawala ng Toyota, ay lumutang ang Ginebra era.
nagsimula sa pangalang Gilbis Jean, kung saan napadpad ang binansagang Mac and Chip na sina Jawo at Kiko, ay naglipatan din ng maraming Toyota fanatics at sinundan ang dalawang idolo sa hardcore. Naging pultong sila hanggang maging Ginebra na Gordon's Jean, Anyeho, Barangay Ginebra, San Miguel noong dekada 80 hanggang 90. Mas matindi ang fans ng tropa ni Jawo. Lahat ng kalabang koponan ng Ginebra ay mortal na karimbal at kuyog sa diehard Ginebra fans. Ang buhay ng panatiko na binansagang Never Say Die team ay lubhang apektado, manalo man o matalo. Kapag panalo ang Ginebra, ang ganda ng gising nila at halos pakyawin ang mga dyaryo sa newsstand upang basahin ang resulta ng larong pinanood naman nila. Buong game sa telebisyon o mismo sa Astrodome, sa Pasay o Ultra sa Pasig, na pinapanood din sa mga restaurant, bars, terminal, aircon bus at may pa-ending panoon. Maaga pa lang ay nasa pila na sila habang ang ibang may sobrang pera ay bumibili pa ng mga tickets sa scalpers ng halos sa triple ang presyo para makatiyak lang ng upuan pag may laro ang Ginebra. Maganang kumain, masayang maghapon dahil ligtas sa kantsaw, at ang iba ay papainom pa na kahit malasing basta ang tatik ay Ginebra, at si Jawo ay sky's the limit ang laklakan at kwentuhan. Pero kapag talo ang Ginebra, masama ang gising, mahinit ang ulo at halos punitin ang dyaryo. Kaya huwag lang kantsawan kundi ay maghahalo ang balat sa tinalupan, tulad na lang ng madalas mangyari kapag labasan sa Koneta o sa Ultra ay, at talo ang manok nila ay habulan at away ang eksena sa kalsada kapag nakakantsawan ang Ginebra fans ng talo na naman, uwi na kayo. Kaya madalas sa presinto sila nagkakaliwanagan. Isang klasikong klase ng panatikong Ginebra ay si Katoni Ambo Ambularyo, sumalangit na wa ng Blooming Treat sa Maynila. Sobrang inidolo si playing coach Jaworski, kaya kahit saan team maglaro si DJ ay doon siya. Laging nakahiwalay sa kanyang malakas na kita sa palengke ng Blooming Treat ang panggasta sa ticket at pagkain pati pang blowout pag nanalo ang Ginebra. May diehard fans ding ipamimigay ang suot na jacket o t-shirt kapag talo ang kanyang living legend, dahil aniya ay malas ang Ginebra pag yun ang suot niya. Inaaway niya kahit siga sa kanto pag ang Ginebra ay talo. Tunay na napakalaki ng impluensya ng Ginebra at ni Jaworski sa buhay ng Ginebra fans noon, mula sa mga babae at lalaki, bata o matanda, at anumang katayuan sa buhay. Kaya buhay na buhay ang PBA, lalo nung panahon ni PBA Commissioner late June Bernardino. Noon ay umaalingaungaw ang sigaw na Ginebra Jaworski, lalo kapag tinatambakan nila ang kalaban o naghahabol sa mga pukul na tres ng mga asentadong Ginebra shooters. Instant sikat kapag naging player ng Ginebra, lalo kapag 3 syllables ang pangalan ay kasama na sa chant ng fans, tulad nina Loizaga, Gonzalgo, Isaac, Mamaril, Distrito, Aquino, Harencio at iba pa. Of course, sumikat ding Gene Kings, sina Dondon ang Palayo, Baldomid, Bin Season, Noliksin, pati sina Eduot, Rolly Buhay, at super sikat na imports na sina Michael Hackett, Miller Ray Bates at Joe Ward. May nakagawa pa nga ng kanta mula sa isang singer na frustrated fanatic dahil mas madalas ang talo noon ng Ginebra
upang magpapanalo naman sa mensahe ng kanta. Sila yung mga panatikong laging pinasasama ang loob ni Ronnie Magsano, Benji Paras, Alvin Patrimonio, Glenn Capacio, Johnny Barrientos, Jojo Lastimosa, Virgel Meneses, Alan Kaidik, Kenneth Duremdes, Jerry Esplana, Hector Calma, maging si Ramon Fernandez na madalas na dahilan ng kabiguan ng Ginebra, pero tulad ng kanilang beloved team ay never say die sila. Ganon din kalakas ang impluensya ng diehard Ginebra fanatics, kung kaya marami din itong napanalunang kampiyonato na humawa pa sa sumunod na henerasyon nina JJ Helterbrun, Mark Kagiwa, L.A. Tenorio, Japheth Aguilar, Scottie Thompson at mga Gene Kings na sinusundan, iniidolo at tinitinian tuwing may laban ang Ginebra. Gaya'y nagdiriwang, halftime ay 15 ang aming lamang. Kameraman, wag mo lang kukunan si senador at congressman. Pagbigyan nyo na ako, paminsan-minsan lang ito. Gumaan ang nabibigat ang puso. Pagbigyan nyo na ako sa munting hilig kong ito. Kung hindi, baka mag-away pa tayo. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she's living the sand? How many times must a cannonball fly before they're forever banned? Yes, sir, my friend, it's glory in the wind. Yes, sir, it's glory in the wind. How many years can a mountain extend before it's washed to the sea? How many years can some people extend before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head pretending he just doesn't see? Somebody.